ibig sabihin nito, Maria? Nagtiwala pa naman ako sa iyo na hindi pera ang habol mo sa akin. Sabay hawak sa baso ni Maria, nagalit na galit ito. Please, listen to me. I will explain. Sagot ni Maria. Explain? I don't need your explanation. Pare-pareho lang kayo lahat. Bulyaw ni Marco. Please, pakinggan mo naman ako. Naiiyak na sabi ni Maria. Nasasaktan na siya sa ginagawa ni Marco. Di ako pumapatol sa babaeng gaya mo na pera lang ang habol sa akin. Lalo na sa isang katulong na gaya mo. Galit na sabi ni Marco. Sobrang sakit para kay Maria ang lahat na binitawan na salita ni Marco. Mas maigi na lang na sampalin siya ng 10 beses dahil mawawala ang sakit. Kalaunan pero ang mga salitang binitawan ni Marco ay sobrang sakit, tagus sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo, matapang siya, pero mahina ang puso niya lalo pat sa taong mahal niya nang galing ang masasamang salita. Wala kong pinag-iba kay Clemmy. Akala ko pa naman iba ka sa kanya. Mukhang pera ka. Sigaw ni Marco kay Maria na umiiyak. Marco, give me a chance to explain it all, please. Pagsusumano ni Maria kay Marco. It's over. I heard all, Maria. Kaya huwag ka nang magpaliwanag pa. Sigaw ni Marco at umalis na ito. Naiwan si Maria na umiiyak. Di man lang siya pinakinggan ng asawa. Ang masama pa, kinumpara siya kay Clemmy. Sobrang sakit ang kanyang nararamdaman sa oras na iyon. Pagbaba ni Marco ng hagdan ay nasalubong niya si Clemmy. Sweetheart, para ang samaata ng mukha mo ngayon. Magbalot-balot ka na. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo dito. Galit na utos ni Marco dahil ayaw na niyang magpatira ng ahas at sinungaling na tao. Nabigla naman si Clemmy sa sinabi ng binata. What? Pwede ba kung may problema ka, huwag mo akong idamay? Wika ni Clemmy. Pag nadatnan pa kita pag uwi ko, ipapatapon kita sa mga guard, banta ni Marco. Damay na kong damay sa isip ni Marco. Sobrang na siyang nasaktan sa mga nasa paligid niya. Okay, fine. Aalis ako dito pero babalik ako pagkasilang ng anak natin. Sagot naman ni Clemmy. Siguraduhin mo lang na anak mo nga yan. Kung hindi, ako mismong papatay sa'yo. Banta ni Marco. Sobrang namang takot si Clemmy sa sinabi ng binata. Baka tutuhanin ito at sana sa isip niya mabuntis nga siya. Umalis agad si Marco sa sobrang galit nito. Umalis nga si Clemmy sa pamamahay ni Marco sa araw na iyon. Palabas naman ng kwarto si Maria para bumaba nang makasalubong niya si Clemmy na dala-dala nito ang mga gamit. Aalis ako dahil sa kagagawan mo hampas lupa. Eto lang ang tandaan mo, hindi pa tayo tapos at sisiguraduhin kong magbabayad ka. Galit na banta ni Clemmy. Nabigla naman si Maria sa sinabi nito. Siguro sa isip niya pinalayas ito ni Marco at alam niyang siya ang isusunod na palayasin ng binata. Ang kapal ng mukha mo. Kung pinalayas ka, yun ay hindi ko nakasalanan. At ito lang rin ang tandaan mo sa oras na magkita tayo. Ibang Maria na ang makikita mo at sisiguraduhin ko, ako naman ang titingalain mo. Sagot ni Maria kay Clemmy. Talaga? Titingalain? Huwag kang mangarap ng gising, hampas lupa. Pak! Punong-puno na si Maria sa katatawag sa kanya na hampas lupa, na pilit na lang niyang sinikmura alang-alang sa kagustuhan niya, pero tama na, sawa na siya sa pangmamaliit sa kanya. Di na natuloy ang sinabi ni Clemmy dahil kaliwat ka ng sampal ang dumapo sa kanyang makapal na mukha. Iniwan ni Maria si Clemmy na nakatanga pa rin dahil sa lakas ng sampal ni Maria sa kanya na halos nagmarka ang palad nito sa kanyang mukha. Lumipas ang isang linggo sakalang umuwi si Marco sa bahay nito. Dahil mula nang umalis ito noong nag-away sila ni Maria sa pad na ito natutulog, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang asawa. Dahil narinig ni Maria na bumubukas ang pinto, agad siyang dumilat at nakita niya ang asawa na kumukuha ng damit. Marco, please, kausapin mo naman ako. Pagmamakaawa ni Maria. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Maria. Malamig na sagot ni Marco. Tuloy pa rin ang pagkuha ng mga damit nito. Saan ka pupunta? Please, pakinggan mo naman ako, Marco. Parang awa mo na. Ika ni Maria. Ano pa bang gusto mong sabihin, ha? You need money? Diin na tanong ni Marco kay Maria. Di na mapigilan ni Maria ang mapaiyak
sa mga sinasabi ng lalaki sa kanya. Ganyan na lang bang tingin mo sa akin, Marco? Mataas na din ang boses ni Maria dahil parang sasabog na siya. Oo, ganyan ang tingin ko sa'yo. How much you need, I will give you. Tanong ni Marco. I don't need your money. All I need is your trust and listen to me. Marco, oo, kung sa tingin mo pera lang ang habol ko sa'yo, di ako makipag-deal sa mataas na tao na hindi ko kilala. Oo, mahirap ako sa tingin mo, pero hindi ako mukhang pera. Oo, kung sa tingin mo wala akong pinag-aralan, pero marunong akong umintindi. Tao lang ako, Marco, tao lang na nasasaktan din. Umiiyak na sumbat ni Maria. Gusto mang aluin ni Marco ang dalaga pero nagpigil siya. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Kung makapal pa ang pagmumukha mo, tumira sa pamamahay ko, nasa sayo na yan. Sabay talikod ni Marco at umalis na ito. Sobrang sakit para kay Maria ang lahat kaya nagdesisyon na ito. Agad niyang kinuha ang kanyang mobile at may tinawagan ito. Nasa veranda naman ang mama ni Maria nang may tumawag sa kanyang private mobile number. Nagtaka naman ito dahil walang pangalan na nakarehistro pero sinagot pa rin niya ito. Hello, may I know who's this? Tanong agad ni Doña Jocelyn sa tumawag. Maluha-luha naman ni Maria nang marinig nito ang boses ng ina. Di pa rin niya ito sinagot. Natatakot siya pero no choice na siya. Harapin na niya ang lahat. Hello? Ulit na sabi ni Doña Jocelyn. Ma! Ma! Garalgal na boses ni Maria. Iha, anak, san ka? Biglang nasambit ng ina nito na nag-alala sa anak. Tatlong buwan na di na nagparamdam sa kanila. Ma! I'm so sorry! Tanging sambit ni Maria. Where are you? Don't say sorry. You don't need to say sorry. Kami ang may kasalanan. Kaya please, bumalik ka na, iha. Umiiyak na sambit ng ginang. Ma, I don't want to go home. Please, gusto kong umalis ng bansa sa lalong madaling panahon. Pakiusap ni Maria sa ina. Okay, where are you? I will help you, iha. Susunduin kita dyan. Sagot ng ina. No, ma, magkita na lang po tayo sa kondo ko, sa Makati. Sabi ni Maria dahil ayaw niyang malaman kung saan siya at ayaw niyang madamay ang binata sa gulo na pinasok niya. Bato na din lang ang puso ni Marco at ayaw na siyang makita at pakinggan. Kaya aalis na lang siya at kung magkita man sila muli, handa na siya at haharapin na niya ang totoong Teresa Vasquez. Gulong-gulo naman ang isip ni Marco sa lahat na nangyayari, lalo na sa pagitan nila ni Maria dahil mahal na niya ito pero ang lokohin siya ay di niya matanggap. Agad namang tinawagan ni Maria si Harold para magpasundo at ihatid siya sa kondo na pagmamay-ari niya para doon na lang siya magkita ng ina. Samantala, sinabi naman ni Doña Jocelyn sa asawa nito na nag-usap sila ng anak kaya masaya ito at bumalik na ang nag-iisang anak. Alfredo, huwag na nating pakialaman ang desisyon ng anak natin. Hayaan natin siya sa gusto niya. Alam kong naguguluhan lang siya. Pakiusap ng Doña Jocelyn sa asawa. Alam ko na may kasalanan tayo sa anak natin kaya handa na akong ibigay ang gusto at kalayaan niya. Sagot ng Ginoo. Salamat kung ganun, Alfredo. Gusto ni Teresa na lumipad patungong New York mamaya. Ika ng Doña. Okay, I will call you para ipahanda ang isa sa mga private plane natin para maghatid sa kanya sa New York. Sagot ng papa ni Teresa. Oh, Teresa, napatawag ka? Tanong agad ni Harold. Please, pick up me here sa bahay ni Marco Zamora. What? Why? May problema ba? Tanong ni Harold. Basta alam mo na dito, binigay ni Maria ang address sa village na iyon. And by the way, don't forget to bring cash. I need 500,000 cash. Please, bring it when you come. Utos ni Maria kay Harold. Ha? Miss Vasquez, 500,000 cash? Gulat at malakas na sabi ni Harold. Yes, you heard it right? So please, I need it. Don't worry, I'll pay you when you arrive in my condo later. I will wait for you and just call me when you are here, ani ni Maria. At saan ako kukuha ng ganyang kalaking cash, Maria? Wala akong cash na ganyan kalaki na hawa, even in my vault, sagot ni Harold. Okay, wait, I will call my mom. Just hold the line, please, ani ni Maria at tinawagan ang ina nito at sinabi ang halaga na kailangan nito.
Okay, iha, tell Harold to come here at ibibigay ko sa kanya ang cash. Sagot agad ng ina nito na wala nang tanong-tanong basta ang anak ang nangangailangan. Bigay ito agad. Alam naman ito na hindi iyon gagamitin sa kalokohan ng anak. Matapos nag-usap ay pinatay na nito ang linya. Sinabi naman ni Maria kay Harold na kunin ang cash sa bahay nila at dalhin kung nasaan siya. Gulong-gulo na ang isip ni Maria, pero gaya ng isang abogada, may isang salita siya at yun ay paninindigan niya. Buo na ang desisyon nito na iwan ang bahay at pati ang asawa kahit masakit sa kanya ito. Nakahanda na ang private plane ng mga Vasquez na maghahatid kay Maria sa ibang bansa. Nasa kondo na din ang ina nito at ang ama ng dalaga at hinihintay siya. Nag-iwan naman ng sulat si Maria para kay Marco. Ano kaya ang sinulat ni Maria para kay Marco? Abangan natin ang susunod na kabanata.